Pero ito oh, bumunga na siya. Ayan oh, yung bunga niya. Kita ba? I-focus natin. Ayan oh, ito. Kumpul-kumpul eh. Ayan oh. Green thumb, an extraordinary ability to make plants grow well. Naniniwala ba tayo sa mga taong may green thumb? Yung tinatawag nilang kahit anong itanim ay nabubuhay. So yun nga, talagang naobserbahan ko sa aking sarili na madalas kaysa sa ordinaryo na kapag ako nagtanim, nabubuhay talaga. Isang pruweba dito mga kabesa. Nagtry ako nung buto ng Fuji apple. Apple, mansanas. Nabuhay. At malaki na ngayon. Siguro, eto, papakita ko sa inyo. Ito yung unang-una kong itinanim. Ayan, eto siya. Tcharan! Ayan siya. Oh, eto na siya, oh. Teka, para makita natin, po-focus natin ang mabuti. Ito, ayan. Hanggang bewang ko na, oh, hanggang tiyan ko na. Abot na yung malaki kong tiyan. Ayan, oh, abot na yung malaki kong tiyan. At normally kasi, dun sa napapanood kong mga puno ng apple, bihira siyang magsanga kapag bata pa. Pero ito, nagawa kong mapasanga siya. Oh, ayan, ah. Oh, ayan. Ayan siya. Ito yung puno niya. Ayan. Nagkaroon siya dito ng sanga. Ito oh. Ayan, kung nakikita natin. Ah, organic yan. Tae ng baboy yung nilalagay ko. Tae ng baboy lang yung nilalagay ko. Hindi ko nilalagay ng pataba. Kasi natatakot ako na baka mamatay, sayang. Eh, sa pagkakataong ito eh, napakahirap magbuhay ng ganito na kalaki. So, kung hindi ako nagkakamali, mahigit isang taon na siya. Oh, isang taot kalahati. Ito. So, binakuran ko siya nito. Itong mga retaso ng tiles. Double purpose kasi. Para maprotektahan siya sa init nung bata pa siya. Pero ngayon, nakalabas na siya. Hindi lang yan isa mga kabesa. Ito pa yung isa. Oh, oh ito. Ito walang sanga. Oh, ito. Mansanas din ito. Fuji apple din. At sa ngayon, nakabuelo na siya. Ito na yung pinakamaganda. Kasi nasisikatan siya ng araw, naka-open siya. Meron ako ditong maganda din ito dati. Kaso ang naging problema, nagkaroon dito sa kadikit niya ng basurahan na sinisindihan. Kaya kapag lumiliyab, naiinitan siya. Ito na siya oh. Natuyot siya sa init. Ito kung nakikita niyo oh. Natuyot siya sa init kasi katabi siya ng basurahan na sinisilaban tuwing hapon. So kasi dito sa lugar namin madalang yung dumadaan na basura. So kaya sinisindihan na lang para hindi kami matabunan ng basura. So ito siya. Pero ang maganda dito, ayan o, may bago siyang sibol at hindi na kami magsisindi ng basura dito. Itatapong ko na lang dun sa palengke, dun sa malayo. Ito siya, may bago siyang sibol. Kita ba? Yung makita masilaw yung araw. Ayan. Ayan o. Oh. Ito siya. Ito. Bagong sibul. So maaaring napaganda pa yung kanyang pagkakabilad sa inita ng apoy. Kasi natuyot siya. Tapos nung itinigil na namin yung pagsusunog dito, nagkaroon na siya ng bagong shoots o bagong sanga. Bagong sanga na tumutubo. So yan. Hindi lang yan yung proweba ko. Ito yan yung pangatlo. Ito yung pang-apat. Maliit pa, bago pa lang. Kalilipat ko pa lang nito. Ayan o. Pero binakuran ko na rin siya ng mga retaso ng tiles para protekta sa matinding init ng araw. Kasi dito sa amin, sobrang init talaga ng araw. Hindi lang yan yung proweba ko. Ito, pupuntahan natin yung mga tinabas kong ubas. Nagtabas ako ng ubas doon kay tita. Ang matindi nito, nung kinatings ko na, binabad ko lang siya sa tubig, bumunga. Tingnan natin, puntahan natin guys.
Ito siya. Dito ko siya nilagay sa may gripo. Malapit sa gripo. Inilagay ko siya dito sa may sprinkler. Binabad ko lang kasi nga wala pa akong oras magtanim dahil busy sa pagsundo-sundo. Tapos yung namatayan ako ng pinsan, nagkaroon ng problema. So namatay, naging busy din na sa pag-asikaso nung unang araw, inasikaso ko yung kanyang bangkay kasi nga wala dito rin yung pamilya, nasa Manila lahat. Tapos nung kinabukasan pa nagdatingan yung pamilya. So naging busy, hindi ko na napansin, napabayaan ko na ito. Nagulat na lang ako nung may mga sibol na. Tapos yung busy sa paghatid sundo sa mga bata. Ito, ipo-focus natin guys yung sinasabi kong bunga. Ito mga kabesa. Malikot. Ito, yan yung kumpul ng bunga. Tapos ito, itong isa na to. Sorry, hindi ko mai-focus ang medyo mahinang klase yung cellphone na ginagamit natin. Pero ito, bumunga siya. Ay, mga putol-putol lang ito. Kaya, minsan naniniwala na rin ako sa green thumb. Ako ba may green thumb o marumi lang talaga yung kuko ko? So, ito nakakatuwa naman. Hindi lang siya isa. Yung isang puno, may dalawa siyang kumpul. Tapos ito, itong isang puno pa, meron ding kumpul. Dalawa rin yung nagsisimula sa kanyang mabuo. Ayan, oh. So, ubas ito mga kabesa. Tapos mansanas yung isang natin pinuntahan. Kaya minsan naniniwala na rin talaga ako na talaga bang may green thumb? Oo. Napapatunayan ko sa sarili ko. Kaya oo talaga. Meron talagang taong may green thumb. So guys, kung hindi kayo naniniwala, so opinion ninyo yan. Pero ako, napapatunayan ko sa sarili ko, kahit ano talagang itanim ko, nabubuhay. Ito naman mga kabesa, yung mga talong. Ito yung na-post ng aking asawa sa kanyang Facebook. So ngayon, malalaki na sila. Typical na buhay probinsya na kinakailangan may tanim ka sa likod bahay para hindi ka magutom o para hindi ka nagumastos ng malaki. So ito yung ating ginawa, talong. Meron tayong okra. Medyo nalalantan dahil sa sobrang lakas talaga ng init dito sa amin sa Occidental Mindoro. Pero may bunga na siya, nagsisimula na rin siyang bumunga. Ayan. Ito naman yung ating sitaw. So ayan, malapit na tayong maging bahay kubo. Meron tayong talong, meron tayong okra, may sitaw, at hindi pa sumisibol yung ating kalabasa. Ayan, patola lang ang wala at medyo madumi sa likod bahay pag may patola. Gumagapang kasi yun. Ito na po, i-recap natin. Ito yung ating mansanas, Fuji apple. Itinanim ng pogi. Ito yung natutuyot na apple dahil sa init ng apoy, pero mapalad tayo, nagkaroon siya ng bagong shoot. Mga bagong sibol. Ayan. Ito yung hanggang bewang na apple, ito yung sanga. Tapos ito yung main na puno, ito yung sanga. Yan. Yung nakahilig, yan yung main na puno, yan yung hanggang bewang. Ito yung napasanga natin, dalawang sanga. Mga kabesa, kumuha na tayo ngayon ng mapagtataniman. Yung mga lata-lata ng pintura. Ay, plastic-plastic ng pintura. So, ililipat natin ito. Gagawin na natin ng maayos. Ito po ay halo, mayroong red na grapes na ubas, meron ding green at saka red. Pag ito nabuhay, susubaybayan natin ito. Maggagawa tayo ng part 2 kapag nagtumuloy yung bunga. So ito guys, ordinaryong lupa lang yung ginagamit natin. Kumuha lang tayo dun sa likod. Dinukal natin. So, sana mabuhay. Pero ito nga eh, binabad ko lang sa tubig at para hindi agad mamatay dahil hindi ko maitatanim agad. Pero ayan, nabuhay at bumunga pa. So, ngayon natin siya ililipat sa lupa, sa tamang lalagyanan. Sana mabuhay. So, ayun mga kabesa, wala naman tayong special na ilalagay dito. So, yung pamamaraan ko, lalagyan ko muna ng lupa sa ilalim.
para kung sakaling mag-ugat siya, may pagkakapitan agad siya. Ayan. Unahin natin itong may bunga. Wala pa naman. Wala pa naman siyang ugat. Binabad ko lang siya sa tubig eh. Wala pa siyang ugat. Pero ito oh, bumunga na siya. Ayan oh, yung bunga niya. Kita ba? I-focus natin. Ayan oh, ito. Kumpul-kumpul eh. Ayan oh. So ngayon, itatanim natin. Baka naman pagkatanim natin ay mamatay. No, dahil nagalaw pa, napakialaman pa. Sana naman hindi. So ayan. Walang special na inilagay. Basta ano lang. Tinanim lang sa ordinaryong lupa. Ayan, nabali pa yung isang sanga. So, kung magtutuloy, masusubaybayan natin to. Ayan. Ito muna. So, ito na yung finished product. Ilalagay natin siya dito. Hindi na rin natin ilalayo para hindi mabago yung klima niya. Hindi na siya mag-adapt. Baka manibago. So, dito. Ayan. Ito na mga kabesa. Ito na yung ating finished product. Ayan o. Dito ko na nilagay sa malapit sa pusali. Para malapit sa tubig, hindi siya matutuyot. So, bali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Meron tayong siyam na puno na bagong tanim na ubas. Pero ito nga, pinasisibol ko pa lang siya, eh bunga na yung lumabas. Kaya nakakatuwa naman. Bumabunga talaga ang mga tinatanim ko. So, salamat po sa inyong panonood. God bless. Ayan, mga kabesa. Kung kanina nakita na natin yung ano, yung tanim ko na mansanas, tapos yung may bunga na ubas. So ito po ay itong katabi natin na to, itong parang kalamansi. Ito ay ponkan. So naging challenge para sa akin yung magtanim ng mga wala dito sa hindi ordinaryo dito sa Pilipinas. Siguro sa mga ibang lugar meron na rin pero madalang pa. Ito po ay galing lang rin sa binili namin sa palengke. Ponkan po ito. Ayan. So meron tayo ditong ponkan, merong mansanas at merong ubas na nabuhay. Hindi ko alam kung chamba lang o talagang totoo ang green thumb.